seryoso doon sa mga umihi sa bintana, nakahiwalay yung kwarto doon sa bahay. O kaya yun. O eto na. Sana naman ito wala nang kakaiba. Sana hindi na to spooky masyado nung... 2 minutes before 10. Next story is coming from Debbie. Hello, Kuya Chico. I'm Debbie, 25 years old. Currently working as leasing manager here at Makati City. Ang isishare ko sa'yo ay ilan lang sa mga spooky stories na naranasan ko. Kukuntian ko na lang para di ka tamarin basahin. Since bata pa lang ako, madalas akong makakita ng mga sinasabi nilang evil spirits. Madalas akong mapaglaruan at madalas akong makapanaginip ng mga di pangkaraniwang bagay. High school ako noon. May pinatira kaming kaibigan ni Mami sa bahay. Itago na lang natin siya sa pangalang Joanne. May sakit siya during that time at labas-pasok siya sa ospital. One time, while we are having lunch, may nakita akong shadow sa gilid ni Ate Joanne. Hindi ko pinansin kasi akala ko wala lang. Pero nung natulog na ako, napanaginipan ko na may umiiyak na lalaki. At ang sinasabi niya sa akin, patay na si Joanne. Hindi ko kilala yung lalaki sa panaginip ko pero kitang-kita ko yung mukha niya. Nang nagising ako, ikikwento ko sana kay Mami yung napanaginipan ko. Kaso, nakita ko may kausap si Mami sa labas at narinig kong umiiyak at sinabing, patay na nga si Ate Joanne. At yung lalaking yun, siya mismo yung nasa panaginip ko. There are times na nakakapanaginip ako nang may namamatay. Yung iba, hindi ko kilala. Then, mababalitaan ko sa TV na sila yung nasa panaginip ko. Halos lahat ng nagkakasakit at namatay sa amin ay lagi ko napapanaginipan bago yun mangyari. And it makes me sad dahil minsan kahit anong gawin kong iwas para mangyari yung bagay na nakita ko na may mga pagkakataon pa din talaga na hindi ko sila naililigtas. All I can do is warn them. Sinubukan ko nang tanungin ito sa manggagamot na taga sa amin. Ang sabi niya ay bukas daw ang third eye ko. And there is no way para ma-close yun. And I just have to deal with it as long as hindi naman daw nananakit. And she told me na may nakasunod sa akin na black and white spirit. Well, I'm aware of it naman until now. Kasi minsan pag nasa staff house ako, nakahiga sa kama, may bigla na lang uupo sa paanan ko. Pero pagtingin ko, wala naman. One time din may nakita yung kawork ko na nakatayo daw sa tapat ng bed ko. Habang nakahiga ako, pero pagbukas niya ng ilaw, wala naman. Oh, it's spooky! Spooky. 3 minutes after 10. 10:03, mga kapamilya, kamorkada, ha? Sabi ni Dominic Poromeo, premonition yan, no? Hindi ko, siguro... Pagdating sa gantong bagay, no, iba-iba tayo ng ano, iba-iba tayo ng paniniwala, no. But ako personally, no, I think I
No, ako I believe no sa mga ganitong ano. May mga ganitong tao no na meron silang special ability no. If you will, no. Special ability. Kasi hindi ko alam para sa iba no, they call it a curse daw no. Pero siguro I think it's a special ability no. Kasi hindi lahat ng tao ay merong ganun no, may ganung sense no, may ganung kakayanan. Ay nako. Kasi ako dati no, kung naalala niyo no sa mga yung kinikwento ko dati na close kong teacher no, si Miss Sharon no, na malapit sa akin na sumalangit nawa no, na deads na rin siya dati kapag sa mga spooky edition no, isa siya sa mga madalas kong nakakausap no para mag-share ng mga nakikita niya kasi sobrang bukas ng third eye niya. At naalala ko lang kasi nangyayari din sa kanya tong mga ganito. Nangyayari din sa kanya, kinikwento niya sa akin no, na minsan daw napapanaginipan niya no. Minsan kilala niya, minsan hindi no. Pero kung hindi man niya kilala, ginagawa niya, pinagpe-pray na lang niya kasi sabi niya yun lang naman daw talaga yung paraan eh. Kung yung tulong no, halimbawa nakakanood tayo di ba guys ng mga Halloween special di ba, tapos yung mga paranormal experts no, sabi nila eh nanghihingi daw ng tulong. Actually the only help that we could actually give them is prayer no, none other than prayer. Panalangin ang kailangan talaga nila no. So siguro next time kung kayo no, may ganyan kayong ano ma-experience no. Kasi siya ganun din ginagawa niya. Minsan pag may biglang nagpakita sa kanya, hindi niya alam kung sino no. And puzzled siya kung ano 'yon, kung sino 'yon. Ang ginagawa niya pinagpe-pray niya yung nakita niya no. Kung sino man or ano man 'yon. Ngayon kung kakilala niya, inaano yata bukod sa pinagpe-pray niya, sinasabihan niya no, na mag-ingat ganyan. So, sa mga ganitong pagkakataon talaga no. At feeling ko naman kahit na hindi naman lahat tayo paladasal, eh talaga mapapadasal ka no. Kasi in times like these, eh prayer talaga, wala nang iba. Panalangin ang pinakamabisang panlaban. Six minutes after 10 in the PM. Sabi ni Chao, ganyan din story ni Jay Costura ba yon, yung Becky na nakakakita ng future, merong spirit na nag-guide sa kanya din, napapanaginipan niya yung mangyayari. Oh. Sabi ni Joshua Barrientes, si Ate Shawi po ba yun? Kilala mo ba siya? Oo, siya yun. Feeling ko kilala mo siya eh, kasi yun ang tawag sa kanya. Si Miss Sharon Candila Cruz. Oo nga. Sana nga ano, na lagi kong pinagdadasal na ano, magpakita man lang sa akin. Kasi ako talaga never talaga akong, well, feeling ko hindi na never kasi recently lang sa MOR naka somehow, 'di ba, may sa vision ko eh na, may nakita ako no. Pero bihirang pagkakataon 'yon, baka siguro sobrang lakas na niya no. Wala eh, yung mga malalapit sa puso ko no na wala na dito sa lupa. Lagi kong pinagpe-pray na magpakita man lang sa akin, pero wala, ewan ko kung bakit. Oo nga, si Miss Sharon no. Dalawin mo man lang ako sa panaginip, please. Nakakainis naman eh. Actually, hanggang tinigilan ko na lang kasi dati everyday, no? Lalo na nung medyo fresh pa lang. Oo, ayaw daw nila makita, sabi ni Dan. Lagi yan, talaga. Meron pa nga, eto, no, yung, so hindi naman lingid sa inyong kaalaman, no? Ako yung nanggaling sa Yes FM before, no? At sa Yes FM, sister station namin ng Love Radio at ang Easy Rock no. One of our friends no,
na jock, DJ ng 96.3 Easy Rock ay Edits. Si Denise, kung kilala mo siya, no? Si DJ Denise. So lagi namin siyang kabiruan, no? Because she's a nice person, no? At kalug din siya, no? Hindi siya yung tipong pagka nakikinig kayo ng high-end, akala nyo yung mga tao sa high-end stations eh, English-English. And though talagang English era siya, no? Pero kalug din siya, no? Kalug din siya. Now, she died, no? Nagkaroon siya ng sakit. Madalas na nag-aharut-harutan kami doon sa may recording booth, no? Sa lahat naman ng radio stations, may mga recording booth. Doon kami, no? Medyo malawak yon, no? May sofa. Means doon ako natutulog, no? Nung na-dead siya, kasi biglaan ko lang nalaman eh. At nung pinuntahan namin eh, she was cremated, no? Nasa urn siya. So hindi ko na nakita yung body niya. Now, nung pag doon sa office, nung pinagdadasal ko palagi na sana, sabi ko, gusto kong ano, sana dalawin niya ako sa panaginip, di ba? You know, parang malaman ko man lang kung okay, you know, okay ba siya, no? Kung nasan man siya ngayon. Bago ko matulog, talagang nananalangin ako, no? Tapos inire-request ko na sana magpakita sa akin. Tulog ako doon sa recording booth, ako lang mag-isa. Siyempre patay ilaw, walang ibang tao, ako lang. Wala, 3 days, 3 nights na ano, 3 nights akong tinry ko yun, pero wala talaga nangyari. To no avail. At hindi ko rin alam kung bakit. Pati to si Miss Sharon, yung kinikwento ko sa inyo, hindi rin. Never din siya nagpakita sa panaginip. Ewan ko ba, ayaw nila. Ayaw nila sa akin. Sabi ni Butter Cookie, si Denise, siya yung laging tumatawag sa inyo ni PPJ. Yes, oo, siya yun. Anyway, 10 minutes after 10. Moving on with our next story. And this time, ito ay pinadala sa atin ni Dan Hill. And his story goes something like this. Yung story ako ay nangyari nung naka-station pa kami sa Japan. As you know, I am a U.S. Navy sailor and I worked and lived in Iwakuni, Japan with my wife. Iwakuni sa Japan ay halos 2 oras ang layo sa pinakamalapit na city. Probinsyang-probinsya ang datingan. As soon as lumabas ka sa base, napapaligiran ang paligid ng puno at ng mga bahay na maliliit at yung iba ay gawa pa sa kahoy. Nasa bunga din ang dagat ang Iwakuni kaya mararamdaman mo agad ang malakas na hangin ng dagat. Ang istorya ko ay nangyari noong bumiyahe kami papunta sa tattoo artist ko. Pagkatapos ng trabaho ko ng hapon, sinama ko yung asawa ko at nag-drive kami ng mahigit 1 oras papunta sa huling tattoo session ko. Hindi ako naniniwala sa multo, lalo nung nagsimula akong tumira sa ibang bansa. Ang paniniwala ko ang multo ay hindi kayang umabot sa ibang bansa dahil mahal ang pamasahe. Paano? Local lang ang ano? Local lang sila? Wala silang karapatan. Anyway. Kaya kampante lang ako sa buhay namin. Ang biyahe namin papunta sa tattoo artist ay malayo at kailangan naming dumaan sa madaming maliblib at bukirin na lugar. Ang probinsya sa Japan ay kapareho lang din ng Pilipinas. Madaming silang rice fields na may mga baka at mga magsasakang nagtatrabaho. Tapos ang session ng mga 9:00 ng gabi, natapos ang session ng mga 9:00 ng gabi,
At kinailangan ko mag-drive ulit pabalik sa bahay namin. Maliit lang ang kotse namin sa Japan at Hugis Square. Hindi siya tinted kaya kitang-kita mo yung loob ng kotse. Nung nagda-drive ako pabalik sa base, napadaan kami sa same route namin. Kaso this time, ay wala nang ilaw. Malawak ang bukid at wala silang street lights kaya madilim na nang sobra sa daan. Yung salamin sa likod ng kotse namin ay malaki kaya madaling mapuna ang mga kotse na paparating. Habang nagkikwento ang asawa ko during our drive, minimake sure ko na iniingatan ko ang pagdadrive ko kahit masakit pa ang braso ko sa bago kong sleeve na tattoo. Chinek ko yung side mirror ko sa kanan to make sure na walang kotseng paparating, then yung kaliwa. At sa pagsilip ko sa rear view mirror ko, ay may napuna akong babaeng nakaupo sa passenger seat namin. Mahaba ang buhok niya. At dahil sa sobrang dilim, hindi ko mapuna kung anong kulay ng damit niya. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Pero nakikita ko yung kanang mata niyang nakatitig sa akin sa rear view mirror. Tumingin ulit ako sa kalsada at hindi ko pinansin kung anong nakita ko. Hanggang sa napuna ko na may paparating na kotse sa likuran ko. Yung ilaw ng kotse sa likod ko, umaninag sa rear view mirror at napatingin ulit ako sa salamin. At nandun pa rin yung babaeng mahabang buhok nakatingin sa akin. Yung ilaw ng kotse ay hindi tumagos sa babae at ang presensya niya tuloy pa rin nagpaparamdam habang ako ay nagmamaneho. The whole entire time, yung asawa ko ay nagkikwento sa akin pero napansin niya na tahimik ako at hindi ako nagsasalita. Nung una, akala niya hindi ako nagsasalita dahil sa sinabi niya ay nagsimula siyang magtanong ng magtanong kung ano ang problema. Ayokong ikwento sa kanya kung ano nakita ko sa passenger seat dahil nangangamba akong matatakot siya. Kaya patuloy ako sa pagdadrive nang hindi naimik sa mga sinasabi niya. Alam kong halos 30 minutes pa akong magdadrive sa kalsadang yun. Kaya binagal ko at hinayaan kong lagpasan ako ng kotse sa likod. Nang nawala na yung kotse sa likod ko, sinabi ko sa asawa ko na ikikwento ko na lang sa kanya mamaya kung anong meron. But for now, makinig muna kami ng music sa kotse. Lumipas ang 10 minuto at wala pa rin kotse sa likuran ko. Sobrang dilim sa kalsada at wala na akong makitang kotse sa likod. Medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil alam kong wala na yung babae sa likod ng kotse namin. Then all of a sudden, may paparating na kotse sa likod namin at pagsilip ko sa rear view mirror ay nakita ko ulit ang babaeng mahabang buhok. Nasa gitna siya ng likod ng upuan at this time, napansin ko na nakasuot siya ng puting damit na parang pangkasal. Nakatingin pa rin siya sa akin at sumilip din siya sa labas. Napatingin ulit ako sa kalsada at inimagine ko na hindi totoo yung nakikita ko. Lumipas ang ilang minuto ay sumilip ulit ako sa rear view mirror ko at nandun pa rin siya. Nakatingin siya sa malawak na bukiran. Alam ko na malapit na kaming dumating sa isang syudad na madaming bahay at madaming ilaw
kaya hinayaan ko na lang ang lahat. Nang sumilip ako sa likod ng kotse, napuna ko na wala na yung babae. Tumigil muna kami sa isang bukas na restaurant para mag-dinner at magpalipas ng na-experience ko sa kotse. Hinintay kong makauwi kami sa bahay bago ko sinabi sa asawa ko ang nangyari dahil ayaw ko siyang matakot habang nagdadrive ako pa uwi. Hindi ko alam ang istorya ng babaeng nakita ko sa kotse namin. Iniisip ko na lang na nakisabay siya sa amin habang nagdadrive ako sa madilim at mahabang kalsada. Patuloy pa rin akong naniniwala na hindi totoo yung nakita ko. Pero kung sakaling ang merong babaeng nakisabay sa amin sa kotse, maswerte siya at mahal ang gas sa Japan at nakalibre pa siya ng trip. Spooky. Sana nag-enjoy ka sa spooky story ko at magpatuloy ka sa pag-asenso mo, Kuya Chicks. Wow. And more power to you. P.S. Sinabi ko talagang more power para sabihin mo sa listeners mong sinabi ko yun. Amen. Okay. Sabi ni Jeffrey, hitchhiker yung multo. Actually, di ba? Napansin nyo ba? Sa mga kwento, no? Yung mga mumu, lagi silang hitchhiker. Lagi nakikisabay. Yung mga walang pamasahe. Ay, spooky. Sabi ni RC Adrian, Kuya Chicks, white and black dress lang ba suot ng mga babaeng multo? Hindi ko alam. Di pa ako nakakita eh. Pero feeling ko meron naman mga magenta, baka yung mga Bex. Color. Rainbow. Rainbow. Ang suot nila yung mga, yung nagda-drag show. Alam, may pilik mata silang kilaki-laki. Ganon. Siguro ganon yung mga mumu. No? O di ba kahapon, sabi nga ni Basilio, kahapon di ba naka-violet na jacket, natandaan nyo ba yung storya na yun? No? Sabi ni Ted, congrats, no side comment for this. O di ba? Ako'y nagwagi. Ay, nako. Sabi ni Aldrin, pandemic kasi, walang masakyan. Kaya, actually, no? Kaya nga. Sabi ni Len, singkit din yung babae. Hindi ko alam. Sino ba ito nagkwento? Si Dan Hill, andito siya. Alam ko, nandito siya. Kanina nakita ko, nanonood yan. Dan Hill, singkit din daw ba? Kaya yung nakakita eh. Si Emily, naiihina ako na ko, Emily. Pwede ka naman umihi. Kaya lang mag-iingat ka. Dahil baka mamaya, pagpunta mo sa banyo at pagkapa mo sa switch ng ilaw, ay may dumakma sa kamay mo at ilagay sa anes niya. Chas! Baka mas maibigan. Baka mas maibigan mo, pabe. Ay, nako. Sabi ni Lalaine, mine, side mirror. Ano ba? Online selling ba to? Sabi ni Pomelo, ano? Pomelori, kakalahatiin ko lang muna ihi ko. Ang hirap naman. Ang hirap gawin nun, no? Yung pipil, di ba, guys? Sino bang nakakagawa nun, no? Kalahati lang yung ihi? Hindi pwede. Pag lumabas yan, lahat na yan, eh. Sabi ni La Churva Marian, ay, bet ko yun, kuya. yung paggabak mo sa switch ng ilaw, may humawak sa kamay mo, tapos nilagay sa anes. Sa balikat. Ano iniisip nyo na anes? Ay, nako. 10:23. Mamaya, guys, ha? Abangan ninyo yung finale natin tonight dahil may inihanda ang digital team for you guys. Na feeling ko eh, i-request nyo na siya na sana palaging may ganun. Feeling ko lang naman. Let's move on
with our next story. Pinadala ni Emil. At ito ang sabi niya. Spooky. Hi Pops, share ko na lang din itong story ko. Hindi ito creepy pero share ko na lang din kasi kakaiba talaga. Di na ako magtatago sa iba pang pangalan kasi legit na na-experience ko talaga. 2012, namatay ang kuya ko sa harapan ko nang wala akong nagawa. He was rushed to the hospital due to brain failure, comatose siya. Ang sakit lang na nire-revive yung isa sa mga kapamilya mo sa harap mo nang wala kang magawa. After that incident, I lost faith. Nawala yung paniniwala ko kay God, as in nawala talaga. That time, mas naniniwala pa ako sa mga demonyo, engkanto, at mga di maipaliwanag na bangkay kaysa sa Diyos. Working student ako noon. Dispatcher ng mga jeep, 7 p.m. na ako nakakauwi at kailangan kong maglakad sa madilim na part ng kalsada na mapuno. Isang gabi galing trabaho. Habang naglalakad ako sa part ng kalsada na yung biglang yumugyog yung mga puno. Dahil nga sa likas akong may pagkagag, alam nyo na, gag, nagsalita pa ako na, gabi na, dyan ka pa nagsasal. Sweet. To think na gabi yon at wala naman hangin. Siyempre, dala ng takot. Ay kumaripas ako ng takbo. Hindi ako weak. Nagulat lang talaga ako. We. Emil, we. Okay. Niniwala na. Makailang beses na ulit yon, until such time na mas nangibabaw na yung takot sa akin. And one night, nanaginip ako na nawawala daw ako sa kabunduhan. Hindi ako pamilyar sa lugar, Kuya Chicks, pero may kasama ako. Guess what? Si Jesus yung kasama ko. Sinundan ko lang siya, guiding me sa daan na dapat tahakin ko para makauwi. And eventually, sa panaginip ko, bigla na lang napunta yung setting sa may kakahuyan at bago pa ako humakbang. Nag-snap ng daliri yung kasama ko, which is image nga ni Jesus, at namatay lahat ng ilaw, as in ang dilim. Mangiyak-ngiyak na ako sa takot sa panaginip ko. And then nagsalita siya. At ito talaga ang tumatak sa utak ko hanggang ngayon na sinabi niya. Bakit ka matatakot? E palagi mo naman akong kasama. Tapos biglang yung setting na ay nasa bahay na ako noon. Nagising ako, pumunta ng trabaho, at noong uuwi na ako ng gabi, ay wala na akong maramdamang takot habang dumadaan sa parte ng kalsada na yon dahil nga sa sinabi niya. Nagbalik loob ako noon, Kuya Chico. Hindi ako nagsisimba pero lagi akong nagdadasal. Kaya ngayon, every time na may kinatatakutan ako o gagawin akong bagay, lagi kong iniisip yung sinabi niyang, bakit ka matatakot? Eh lagi mo naman akong kasama. Napanaginipan ko ulit siya, Papi, last year lang. Pero next ko na ikikwento. Salamat. Oh. I think hindi naman to spooky, no? If anything, this is amazing, no? This is amazing. Oh, eh, it's his way, no, of telling you, no? Kahit ano pang hirap ng buhay, hindi ka naman nag-iisa. Palagi kang merong pwedeng tawagan or tawagin. And good for you, di ba?
good for you, clap clap. Oh, kasi ako aminin ko rin naman, no? Well, amen to that, no? Ako aminin kong hindi rin, isa ako sa mga taong hindi rin ako masyadong paladasal, hindi rin ako palasimba, but one thing's for sure, no, I have my faith, no? At yun yung importante sa akin, no? So yeah, 10:29 ang ating oras. Okay pa kayo dyan, guys? Hello po sa mga nasa FB Live, no? Keep on tapping or tapping. pushing the heart reacts button dyan. Pati sa Kumu, guys, ha? Pakidudut lang po ng heart button dyan. Maraming salamat. Okay pa daw. Salamat po sa mga nag-send ng stars, no, at ng virtual gifts. Sorry na hindi ko kayo maisa-isa. Mamaya, it's bati time, no? Patiin ko kayo. Sabi ni Jen Cruz, test of faith, no? Siguro nga. Sabi ni Califra Gelestic, love the last story. Si Emilio yung nagpadala nun. Tignan mo nga naman to si Emil, no? Nakikita nyo siya dyan sa Facebook, di ba? Puro mga katarant nyo alam. Pero may ganyan pala siyang story, di ba? Hindi natin alam. So we can never really judge a person, di ba? Nang base sa kung siguro paano siya magsalita, paano siya, you know, kumilos, no? Oo, lagi sa akin dumadalaw to si Emil. Sa itsura pa lang. Pag dumarating ngayon si Emil, tinatago ko na yung cellphone ko. Alam nyo ba? Etchas lang eh. lagi niyang kasama yung jowa niya na hindi ko alam kung jowa pa rin niya. Nasira ulo, lagi niyang pinipikon sa harapan ko, ah, lagi. Ewan ko dito. Sabi ni Ruth, ready na ako umihi, di na ako natatakot. Talaga ba, Ruth? Sige na. Umihi ka na. Dahil baka mamaya, paglakad mo papunta sa may CR, magulat ka may tao doon nakatalikod. Wala. Kuya mo yon, umiihi din. Kuya mo lang. Sabi ni Nels, may itinatago palang ganda ng ugali si Emil, no? Judger ka, Melts. Ay, nako. 10:31. Tapos bigla daw humarap. Oo nga. Ba't nga ba tayo ganun, no? Pag may nakikita pa yung ano, umiihi, no? Tapos nakasakay ka sa sasakyan, tapos umaandar, alam mo hindi ka mahahabol. Pag may umiihi, diba, sabihin mo, hoy, duwag! Traitor, humarap ka! Ewan ko sa ating mga Pinoy, mga packing tape. Ay, nako. Si Rosalie Morales daw, oh, nagpampatulog daw. Ha? Magandang gabi. Maya-maya, ha, yung ibang mga pabati nyo dyan. Pero before we proceed, batiin ko lang muna, ha. Ito si Paolo. Pabati po ang friend ko na nakikinig sa MBPS IS, ang aking ka-team na si Lawrence Patrick Cortez and wife niyang Preggy na si Jessica. Oy! Advance na, congrats. Spooky, sabi niya. Pabati din ang RAS team ng MBPS kay Hiroki at Rachel. Congrats sa baby girl. Ang dami nagkaka-baby diyan. Anong ginagawa niyo diyan? Akala ko ba nagtatrabaho kayo diyan? Ba't ganun? Salamat ng madami, Monarch. Spooky. Mali spelling mo, Paolo. Bastos eh. Anyway, eto na. Moving on with our next story. No-namer. Kasi sabi niya, please don't mention my name. Okay. Hello, kuya. Avid fan po since 2012.
Gusto ko lang po mag-share ng story about sa ancestral house namin dito sa Manila. Dito na nakatira sila mama since 1970s pa. Napili ng lolo ko yung lupa sa pinsan niya. Malaki ang bakuran at pwedeng tayuan ng dalawa pang bahay. Noong lumipat sila dito habang ginagawa yung bahay nila mama, marami po silang nahukay na pera at gamit galing World War II. Uy, sana all. Makapaghukay nga mamaya. Naindi. Guys, maghukay tayo. Baka, di ba? Hanip to. Marami po silang nahukay na pera at gamit galing World War II. Mga pera at gamit ng mga Hapon. Ang kwento pa nga ng matatanda garrison daw po ng mga sundalong Hapon yon, tapos doon din lang nila tinatapon yung mga patay. Dito rin po ako sa bahay na to, pinanganak at lumaki. Hindi na po bago sa amin ang kwento ng mga kapitbahay tungkol sa mga nakikita nila sa bakuran at sa bahay namin. Isa sa mga pinaka di ko makakalimutan na nangyari sa bahay ay noong langing nagkakasakit ang pamangkin ko. 9 years old lang siya noon. Lagi siyang nilalagnat tuwing madaling araw, pagkatapos ay gagaling sa umaga. Paulit-ulit yun. Palaging ganun. Dinala namin sa doktor at ang sabi ay magpahinga lang raw. Kinagabihan, noong araw na galing kami sa doktor, nasa banyo yung kuya ko at naliligo. Papasok siya ng trabaho. Bigla na lang po siyang tumakbo sa labas at namumudla. Tinanong namin kung bakit siya tumakbo. Tumahimik lang po siya, tapos pumasok na sa kwarto. Binaliwala lang po namin yon. The next morning, pag-uwi galing trabaho, ay naikwento rin ng kuya ko kung anong nangyari sa kanya. Noong naliligo raw po siya kagabi, bigla daw pong lumamig at humangin sa banyo. May boses raw po siyang narinig. At pagkatapos, ay tumakbo na siya palabas. That same night, yung sister-in-law ko ay nakita niya si Lola na nasa labas ng pintuan ng banyo. Lola passed away 5 years ago. And this month is her death anniversary. We haven't visited her for so long. This is what my brother heard. Kaya siya nagtatakbo. Ang sabi ng boses, kukunin ko ang anak mo. Marami pa akong kwento. Sana mabasa mo. Salamat ng marami. Godspeed. Ooh, spooky. 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 Oh.
Grabe, nakakatakot naman. Sino ba naman ang hindi matatakot? Diba? Kahit nakahubo ka, magtatakbo ka talaga. No? At saka talaga ba,